Good morning, sambayan ng Pilipino. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating pong mga OFW at immigrant sa ibang bansa. Ito po ang inyong lingkod, Kaasenso TV, na naghahatid ng mga pampublikong update at sumasalaming sa katotohanan. Good morning po and God bless sa lahat po ng ating mga OFW at immigrant saan man sulok ng bansa. Good morning din po sa ating pong butihing mayor, Mayor Isko Moreno, at sa ating pong presidente, President Rodrigo Duterte. Magandang araw po sa iyo and God bless po sa iyong family. Ngayon po ay May 5, ta araw po ng Wednesday. So mag-aapit po tayo dito sa Manila Bay, dito po sa may area ng Phase 2. Mahirap po ng Phase 2, mga kababayan. Kung makikita nyo po, mga kababayan, ito pong area ng Phase 2 ay ito nga po at nakatambak pa rin po dito itong ating Black Sun, ano po. So ang ating pong tutuunan ng pansin ngayon, ito pong Phase 2 move to Phase 3 po, sapagkat ito pong area po ng Phase 3 ay mula po dito ay may nakalatag na po na geotextile fabric. So ayan, may nakalatag na po, mga kababayan. So dahil nga po sa nakalatag na itong ating geotextile fabric dito, ito pong mga binalot na buhangin, ito pong mga sako na to na may laman na buhangin, ito po yung ipinaglalagay po, ano, ang purpose po niyan ay para lumubog. Para po lumubog itong geotextile fabric natin. At konting kaalaman lang po, mga kababayan, ito pong geotextile fabric ay hindi po basta-basta napupunit at hindi rin po basta-basta nalulusaw. Ano po, ang purpose din po niya kung bakit yan po ay nasa ilalim ng ating pong karagatan. Sapagkat pag naglatag po at kapag nagtambak po tayo, kapag naglagay po sila ng black sun, hindi po mababaliwala yung black sun o yung buhangin sa ilalim po ng karagatan. Mananatili po na nakaayos yung ating pong buhangin, hindi po siya masisira o mababaliwala. Mula po doon, mga kababayan, may nakalatag na po na geotextile. At ito nga po, yung mga nakasako na buhangin. So dito po, mga kababayan, samahan niyo po ako dito. Ayan po yung ginagawa nila, ayan po. Ayan po yung mga kababayan, ayan po yung geotextile fabric. Ayan po yun. Mula po doon sa phase 1, phase 2, papunta po dito, malapit na po sa phase 3 na po ito, mga kababayan. May nakalatag na po na geotextile dito. At ayan nga po yung ginagawa ng ating mga ilagaw po ng ating mga manggagawa dito. Ilalaglag po nila yung sako na naglalaman po ng buhangin para po lumubog yung geotextile fabric. Yan po ang update natin po dito sa may area po ng phase 3. Ayan po, mga kababayan, ayan po yung ginagawa nila. At ayan po yung purpose ng, ayan po, ayan.
ang linaw po ng tubig, mga kababayan. Napakalinaw po ng tubig dito sa area na to. At makikita naman po natin, ano, kapag humahampas yung alon, talagang maputi. Ayan, oh, ang puti po ng tubig. Diba? Kapag ang tubig po natin ay ganyan na umaalon at humahampas sa bato, at nakita natin minsan kadalasan ay maitim, ayan, madumi po ang tubig. Eh, dito po ay malinis yung tubig. At mula po dito, mga kabayan, hanggang doon po ay may ambak na ano po. Nandiyan sa kakakalig mag-comment dito kasi ang constructive ng mga discussion, walang bias. Anyway, dito. So yun nga, mga kababayan, hanggang dito medyo textile hanggang doon po sa dulo. Sir! Ay, sir, morning. Morning. So nga, mga kababayan, hanggang dito po mayroon po nakalatag na tayo na geotextile fabric. Ano po? Kung gaano po kalawak yung pagkakalatag ng geotextile fabric, ganun din po kalawak yung mga buhangin na nakasako na ilalagay nila. Kasi kailangan po talaga lumubog yan sa tubig. Opo, mga kababayan, kailangan po talaga yung geotextile fabric natin ay lumubog yung sa tubig. At ang magiging paraan nga po niya, parehin ay lumubog sa tubig, ila. Lalagyan nga po yan ng mga nakasako na buhangin. At dito nga po, mga kababayan, papansin nyo, napakalino po ng tubig. Ayan po. Wow, grabe talaga. Parang ang sarap talaga humaligo. Ano po? Grabe. Ang linaw po talaga ng tubig. So hanggang dito po, mga kababayan, may nakalagay po ng geotextile fabric. Dito naman po sa may barko na to, mga kababayan, ang ginagawa po ng ating mga manggagawa dito is ayan po, at sila po ay maglalaglag na ng buhangin ulit sa ilalim ng po mismo ng dagat. Ano po, mga kababayan, ito ang update natin dito sa may phase 3. Diba ng mga nakaraang update natin, mga kababayan, itong area po na ito ay ganyan rin po yung ginawa nila, no? Naglagay din po sila ng buhangin sa ilalim ng dagat. Yung pong buhangin na may halong semento, yun daw po ay pampatigas sa ilalim bago po nilagyan ng geotextile fabric. At yun na nga po yung kasunod ng geotextile fabric ay yung paglalagay nila ng mga nakasako na buhangin para lumubog yung geotextile fabric natin. Ano po, napakalawak po, ano, kung mapapansin niyo, mga kabayan, napakalawak ng pagkakasakop ng geotextile. At ganyan din po kalawak yung maaaring lagyan ng blacksa natin.
So yun nga mga kabayan, at yan ang ating update dito sa phase 3, ano po. At kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like at share at comment na rin po. At subscribe na rin po kayo at paki-hit na rin po ang ating notification bell. If ever na gusto ninyo yung mga ganitong content at natutuwa kayo sa ating ginagawa, ano po. Click nyo na lang po ang ating notification bell para po updated kayo sa lahat ng ating gagawin at sa lahat ng ating upload at update dito sa Manila Bay. Yun lang po at maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you.